Hi guys! So welcome back sa ating channel. Ngayong araw na ito mga boss, simpleng DIY lang ang gagawin natin. Mayroong Mitsubishi Expander dito sa ating harapan. Magpapalit lang tayo ng brake pads. Pero minsan ang DIY hindi applicable sa gantong bagay. Bakit? Ganito ituturo ko sa inyo mga boss bago nyo kalasin ang kung ano-ano dito sa sasakyan nyo. I-check nyo muna kung pwede kayo mag-DIY. Check nyo yung rotor disc na tinatawag. Ayan. Yung tawag ng iba dyan is disc. Brake, okay? Check nyo kapag ka meron na yung uneven brake wear. Ayan, makikita nyo kasi ito, pantay pa, di ba? Ayan. Pagka hindi na pantay ang kain yan, for example, nakapalit sa iba, sa back part, sa iba naman, manipis na, tapos meron ka makikita parang linyang papilog na ganon, hindi nyo na yan pwedeng i-DIY kasi pag nagpalit kayo ng brake pads niyan, hindi rin mayiging pantay yung kain niyan. Ang kailangan, iparoto reface nyo muna yon. So bakit hindi pwedeng i-DIY? Kasi yung rotary face, ginagamitan na yun ng machine. Na kahit ako, hindi ako pwedeng gumawa na kasi wala akong machine. So since inspection ko naman dito, nakita ko na makinis pa yung kanyang rotor disc, pwede tayo mag-proceed with the DIY na replacement ng ating brake disc. Tapos nga pala, baka magtatanong kayo kung kanino expander to. Siyempre wala pa akong expander. Meron tayong kasama rito. Nakikita niyo ba kung sino yung kasama ko na yon? Ayan. Hello! Sa YouTube industry, pagdating sa car reviews, RIT, Riding in Tandem, yeah. Si Miss Elaine, tsaka si RM. Ayan, pakilala niyo ma'am. Okay. Sa ating YouTube channel. Okay, sa inyo mga hindi pa nakakilala sa amin, ako si RM at tsaka si Elaine, RIT, Riding in Tandem. So nagre-review kami ng mga kotse, may motor din kami, may konting mga e-bike din kami doon. Okay, so sa kanila guys, itong expander na ating papalitan ng brake pads sa ngayon. So ni-request nila sa akin na ako yung magpalit ng brake pads na since safety, yung pinag-uusapan pagdating sa brakes, kailangan ma-check muna natin na maigi kung pwede ba nating i-DIY or hindi. So since okay, proceed tayo ngayon mga boss. Tapos, first thing to do mga boss, syempre safety pa rin. Pag magtatanggal tayo ng gulong, make sure na meron kayong jack. And also, huwag kayong aasa sa jack lock. Kailangan may jack stand. Kasi yung jack, pwede yung tumumba. Yung mga gas type, pwede yung biglang bumagsak. So yung jack stand, solid na lifter yan. So hindi yan babagsak, okay? Pagkatapos naman, pwede na natin tanggalin yung gulong. Okay lang, sir. Tapos ito, next guys, may dalawang bolt na nag-hold sa ating caliper. Okay, so kailangan nyo luwagan yung dalawang bolt na yan. Yung isa na nasa taas, luluwagan. Yung nasa baba, tatanggalin. Ay, salamat, Lord. SCG Doctor, Lord, oh. SCG Enter yung nag-edit sa amin sa video. Hello, sir. Yan yung ano namin, secret weapon. Ay, isa. Ayan. So yan, iaangat na lang natin itong caliper. Tapos iganyan nila. Tapos ito ngayon yung brake pads na kailangan natin ipalitan. Ayan. Makapal pa, sir? Makapal pa. Upgrade na tayo. Upgrade na? Ayan, makikita nyo yung kapal pa sir. Okay. Halos wala akong bawas. Sayang naman to. Okay. Upgrade tayo, upgrade. Oo, okay. Sige sir, sige. Tara ka na lang sa Manita Garden. Tama ba yung size? Tama lang sir. Iba pala nila. Sige, na lang. So ito na mga ka-tandem, ito yung bago, Brembo natin, tsaka ito yung papalitan. So tapos ito sir, sa brake pads natin mayroong brake wear limit na tinatawag.
hangga't may nakikita ka pang ganyan, pwede pa. Pwede pa. Pero pag nakita mong manipis na 'yon, be ready, kapagada mapalitan na. Kasi nga, pag naubos na yan, bakal na to eh. Bakal na yung makayod sa rotor disc mo. So, dun naman masisira yung rotor disc. So, mas mahal. Okay. Siyempre, ayaw natin ng mahal. Kaya palitan na natin yun. Kasi upgrade kasi tayo eh. Okay. Yung dito, sa likod. Yan. Gumagawa rin kasi siyang digital. At tapos itong isa dito sa kabila. Ayan. Tapos guys, take note. Ito yung tinanggal natin na brake pad. Ito yung ipapalit natin. Mapapansin ninyo mas makapal yan. Kaya pag binalik ninyo yung caliper, syempre hindi na yan papasok. Hindi na yan papasok. So, kailangan nyo gawin mga boss, maitulak nyo yung piston papasok. Okay, so gagamit tayo ng C-clamp. Ito, C-clamp. Kailangan lang natin matulak yung piston papasok para maibalik din natin yung caliper. Ayan, tulak nyo lang. Okay. Tapos subukan nyo lang ipasok ngayon yung caliper sa ating brake pads. System natin, walang problema naman sa atin yan eh, di ba? Oo. Mag-isa mo kami kausap. Oo. Di ba? Sa mga sasakyan namin, oh, ayan oh. May pula-pula na oh. Tsaka kung mga interesado rin kayo dito sa Brembo na brakes ko na to, maglalagay na lang din ako ng link sa baba para alam mo kung saan kayo bibili. Okay. Dok, pasin mo naman ako. Pwede mo ko siyang i-neutral. Neutral, okay. Neutral na, sir? Hindi ba siya naka neutral lang hindi nakaka? Pwede naman. Ayaw mo malawin. Eh, iyaan mo. I-shift lang. Pakiaparat na, sir, yung brake mo. Ayan. Apakan mo lang, sir, kahit di mo na-start. Okay. Apak na, sir? Okay. Sige, sir, bitaw. Okay. Ayan. Sige, sir, apak. Okay. Okay, bitaw. Okay. Sige, sir, apak. Okay, bitaw. Ayan guys. So kaya natin pinaganon para lang lumabas ulit yung piston. Tapos magkakaroon niya ng konting clearance ulit sa rotor. Ayan. Kapag mali yung kabit nyo mga boss, hindi nyo na ito maiikot. Okay? Kasi masyado nang umiipit agad yung brake patch or either may naiipitan siyang something kaya ayaw niyang umiikot. Pero ngayon, kailangan pala naka-neutral ha. Kasi automatic transmission ito kapag naka-park to, iipit, hindi nyo na talaga maiikot. Pero kung naka-neutral, ayan maiikot nyo na siya. Okay? Hindi sir, masagay na lang.
balik sa cart. So after natin magpalit ng brake pads and checking kung walang pagkiskis or walang umiipit sa ating brakes, pwede natin ibalik ngayon yung ating gulong. Tapos, syempre, right tire lang yung ating pinalitan. Pag nagpapalit ng brake pad, left and right. Okay, left and right. Hindi ko ina-advise na isang side lang yung papalitan natin. So, dalawang taon na namin, sir, ha? Dalawang taon na puro long ride kanya, pero ang dito lang. Upgrade naman. Kamali, kung makakuha tayo sa konti. Ano, di ba? Kapag-frame mo pa na kayo. I-mention mo din, sir, sa video mo. Hindi, mamaya. Ay, mamaya pala. Baka sakaling makakuha tayo sponsor man mo, ba? Oh, ano? Hindi na i-issue pa. Okay. So ngayon, guys, kailangan na natin ibaba yung gulong para masikipan natin ang husto kasi hindi ko pa yung nasisikipan ang husto. Tapos, pag nasikipan na natin to, since tapos na tayo sa right na gulong, hindi ko na ipapakita yung left side. Ganon din naman yung procedure ng pagpapalit. Magkaibang side lang, pero yung procedure ng pagkakabit ng brake pads pareho. So yung ginamit nga pala dito nila Doc RM is Brembo. Ayan, Brembo Brakes. Diba? Si Doc Ryan! Ano ba to? Wala, so, hindi ba sponsor to? Hindi, hindi ba? Binili ko yan eh. Ah, so binili pa ano to. Talaga, oh, pero shoutout natin yung Brembo, shoutout diba? Shoutout sa Brembo, mga bossing. Oo, baka gusto nyong sponsor yung kotse pa namin, no? May preno pa kami sa likod, diba? May kotse nga rin ako, sir. Palitin na rin ba yung brake pads mo? Kahit hindi pa, sir. Oh, pwede naman. Pwede naman natin i-advance yan. Okay. So ito, ikakabit ko na lang dun sa left side. Okay, so pinaka-importante mga bossing, masikipan ng gusto to, tapos after every change ng brake pads, test drive mga boss. Pakiramdaman nyo, pag may unusual kayong naririnig, baklasin ulit. Okay, may mali pag meron kayong unusual na naririnig or naramdaman. Okay, so ngayon araw na to, naituro ko sa inyo, simple lang, pagpapalit ng brake pads mga boss. Napaka-importante nito para sa safety nating lahat. Siya nga pala, Doc RM, babanggitin ko na rin pala, pagdating nga pala sa brakes, hindi lang basta brake pads. Siyempre, importante, kailangan nyo rin ng maayos na brake fluid. Tama. Okay. Maayos na brake fluid, mga boss, kaya tandaan ninyo, para sa safety nating lahat, gumamit ng Preston brake fluid. Meron DOT-3 at DOT-4 nyan. Okay, so, nakalagay naman sa takip ng inyong mga reserve kung anong klase ng brake fluid yung gagamitin nyo. Huwag kalimutan, mga boss, basta brake fluid, Preston, maaasahan pa. At saka subok na rin talaga yan ang mga pamilya namin, kaluluhan ko, tito ko, lahat talaga kami Preston. Kaya talagang tiwala na talaga yan, hashtag tiwalang Preston. Salamat sa inyo manonood mga boss, salamat si Sir RM, Doc RM, Riding and Tandem. Subscribe po kayo mga boss, tsaka panoorin nyo yung mga reviews nila, ang galing, kompleto. Salamat po! Salamat!